up guys? Dito ako ngayon sa bahay and di ako nakakapasok 4 days na. So ngayon I feel better na mga siguro from 1 to 10 mga 5 okay, mga 8 okay na ako. Siguro kasi kakainam ko lang ng gamot ko. So ngayon tinatry-try ko ng kumilos dito sa bahay at magpapawis. And nakita ko naman na yung motor ko is subject for change oil na and schedule natin siya today and papakita ko lang sa inyo yung mga simple clips. A few moments later. So yun guys, ito yung mga prepared kong oil para sa motor ko since ito yung recommended ng CASA. Tapos ito na rin yung ano indicator ng motor kung bakit kaya siya kailangan i-change oil. So yung kagandahan lang ng ano ng Honda Click 150, meron siyang indicator kung kailan mo siya kailangan palitan ng oil. Ako kasi sineset ko siya ng every 1,500 kilometers bago ako nagpapalit. So ako na rin yung gumagawa ng change oil ko after siguro ng mga 3 times na pag-change oil. Kasi first 3 tries ko ng ano ng change oil sa kasa ko yung pinapagawa. After ko maubos ang voucher ko is ako na yung gumagawa mismo nun. So let's see guys kung gano'n lang kadali mag-change oil. So guys, meron ditong bolts. Kailangan mo lang siyang ilikutin counterclockwise. Pasok na yun. So yan, ganyan kadami yun oh. Ako alaga ko sa change oil motor ko sa every 1,500 kilometers chine-change oil ko na siya. Kaya kailangan mo natin siya i-drain. So tatanggalin natin yung pinaka nilalagyan nung langis natin. So after ma-drain doon, lalak natin siya ulit yun mamaya. So dito, ginagawa ko dito, tinatanggal ko to para rasamingaw yung langis, lumabas lahat. Ma-drain talaga siya lahat. So ito, pinapatungan ko siya ng cloth para ano, para tawag ito. Hindi na gagasgas o nasisira yung pinaka-cup ng pinaglalagyan ng langis. Mahalaga kasi na hindi masira yun. So ayun na yung langis natin, sobrang itim na. 1,500 kilometers pa lang yun. So ito, counterclockwise lang ulit. Yun lang. Just make sure na pagka tatanggalin mo ito, nililinis mo rin agad para hindi pumapasok yung ibang dirt pagka naglagay ka ng panibagong langis. So okay, ay na, nililinis ko talaga siya. So ganito guys, kailangan mo siyang linisin. Yan. Ako, dinudot-dot ko ng kamay ko yan eh. Lalo na kung alam ko namang malinis yung basahan ko. Yan. So, dapat wala na siyang dumi. Yan. So, ganyan. Papatumbahin ko lang ulit yung motor ko. Para masimot talaga yung langis. So, ito. Pupunasan mo rin yung drain plug. Ay, yung drain bolt. Dumi na nga eh, dati sobrang bago tingnan to eh. Ngayon medyo ma-oil na siya. Make sure na wala na siyang lamang guys. Nilisin niyo din yung pinaka paglalagay natin ito. Yung pinaglalabasan ng marunong langis. Yeah.
So, lagi make sure na nakalak yung maigi yung drain bolt sa ibaba para hiwalan itong tumatagas na lang siya. Dati takot-takot ako mag-change oil. Kasi hindi pa ako pamilya. So, pag nilak mo siya guys, clockwise lang ulit. Basta lahat ng bolts, kung ang height ng bolts yun. Pag tatanggalin mo, counterclockwise, tapos clockwise naman pag ilalak mo na siya ulit. So, ganun guys, lock na siya. So, yun guys, huwag mo na tayo tatapon kasi ilalagay natin siya dito. Para malaman natin kung 800 ml pa rin yung laman niya at walang tagas sa motor. So yun guys, nag-drain na yung motor natin. Wala na yung used na oil o yung ito. Wala na to. Pinanggal ko na din. It's time for ano na, maglalagay na. Ito yung ginagamit ko sa ano to. Sa mga lumang turot at latak. So ito siya yung ginagamit kong pinaka funnel. Para walang nasasayang na ano na langis. So ayun guys, nilinis ko na yung funnel para ilagay ko na yung oil natin. So yun guys, tapos ko na ilagay yung oil. So next naman gear oil kasi di ko alam kung abot pa yung battery. So yun guys, tapos ko na ilagay yung oil natin. Bali, ilalak ko na lang siya. Make sure na ilak na maigi kasi minsan pag may mga siraulo sa parking, pinatanggal ko. Pero huwag sobrang higpit para di kayo mahirapan mo ibalik or tanggalin kapag mag-change oil kayo ng kayo lang. So, mag-isip natin. Isip natin. Clockwise lang ulit. Kung tama lang na hindi nabubuksan ng kamay. Tapos ito, yung used oil nyo, para malaman nyo kung may tagas yung motor nyo, lagay nyo yung used oil nyo dito kasi may sukatan naman to eh. Kung nasa 800 ml siya. So ito, tapatabot dito or lagpas konti para malaman mo na nasa 800 ml siya. Imong alaman na. So, yun guys, sakto naman siya. Fortunately, wala naman tagas yung ating motor kasi maabot pa siya dito. Natabi ko to kasi ginagamit ko to ng tatay ko minsan. So, we're done na dun sa engine oil. Proceed naman tayo dito sa gear oil. So yun guys, proceed na tayo dito sa gear oil. Itidrain ko lang muna sa ulit yung oil natin. Ganun pa din, counterclockwise pa rin yung pagtatanggal ng bolts. Wait lang. Guys, na-drain na siya. Pero kailangan ito yung bubuksan mo para ma-drain. Dito po bubuksan muna. Ito yung pinaka-drain plug ng gear oil. Tapos dito nyo naman po siya ilalagay.
So binuksan ko na para pare sila makasingaw. Dilinisin muna natin yung pinaka-plug. Tinumba ko na yung kaso walang mga natatanggal. So yan. Tapos nilinis ko na rin yung mga bolts. Yan. So ito yung sa pinaka-bolts, yung drain bolts ng gear oil. Ito yung kasama niya washer. Ito naman yung bolts kung saan mo ilalagay yung panibagong langis. So yun, papatuloyin lang natin konti. Ito yung pusa ko. Oh. So yun guys. Medyo may mga tumutulo-tulo pa siyang konti. Kailangan tanggal yun. So ang pagpapalit guys ng gear oil is every 4,000. So kung nagpa-change oil kayo ngayon na may kasamang gear oil, the next change oil nyo is hindi kasama yung gear oil, then after nun gear oil ulit. Basta every 4,000, pero sa akin kasi since 1,515, every 3,000 lang ako nagpapalit para hindi naman sayang yung langis. Alaga pa rin naman siya, makikita nyo naman na malinis pa rin yung langis natin. Yan. So, next step is ilalagay ko na yung panibagong langis natin dito. So, gagamit lang dito. Ito, tatanggalin lang ito, tapos bubutasan mo lang. Then, yun na. Pero, kailangan ilalak mo muna yung drain bolt para hindi masayang yung langis niya. Yan o. Mga bolts. Yan, tama, higpit lang para hindi mabasag yung crankcase. Kasi mahal yan eh. Kaya ito pa-repair mo yan, magkakaroon na rin ng tagas yan. Yan sa. So, sana guys, naging informative yung information na binigay ko sa inyo regarding sa pag-change oil at sa gear oil. So, yun guys, tapos na po yung change oil and gear oil natin. Ito yung videographer ko. Tingnan mo, tanggal na yung face mask mo. So, siya yung nag-help sa akin para mag-video sa vlog na to. Yun guys, sana naging helpful sa inyo para mapadali na mag-change oil kayo kung newbie pa lang kayo sa using Honda Click. So, thank you for watching guys. Please subscribe, comment, and like. Bye-bye!